napakadaling kausap ni Ignacio. Matagal ko nang kilala ang matandang yan. Basta't ikababagsak ang mga kumakalaban sa kanya, all out siya. Yun lagi ang gusto niyan. Pag may kalaban, kailangan patayin lahat. Talaga namang papatayin ko si Cardo Dalisay. Gustuhin man ni Ignacio o hindi. Manunumpa ka na bilang presidente ng bansa. Pero hindi rin magtatagal yon, dahil matatapos na ang termino ng kasalukuyang administrasyon. I'm aware of that, madam. Ibigay mo sa akin ang katapatan mo kung gusto mong tumagal ang kapangyarihan mo. Paano ko mapapatunayan yun sa inyo, madam? Madali lang, Camilo. Para ka namang bago sa politika. Baka hindi ko makayanan yun, madam. Tatandaan mo kung gaano kabilis ibinigay sa'yo ni Madam ang kapangyarihang meron ka ngayon. Ganon din kabilis niya kayang bawiin yan sa'yo. Kaya sundin mo na lang ang lahat ng inuutos ni Madam. Camilo, huwag kang mag-alala. Nakasandal ka na sa pader. Hindi ka mahuhuli. Hindi ko hahayaan ang may mangyari sa'yo. Tama, we also need a fluid strategy. Dahil kahit papano, mahirap din kalaban si Lily. Mahirap kalabanin ang gobyernong pinatatakbo ng isang ahas. Kaya kailangan na nating mapatay si Hidalgo at sunugin ang bangkay, Arturo. Para ang huling imahe ng presidente sa mata ng tao ay si Mariano at sinungaling si Cardo Dalisay. Cardo Dalisay at ng Aguila si President Oscar Hidalgo. Dahil dito, pinaigtim na ng otoridad ang paghahanap sa grupo para iligtas ang Pangulo. Hindi ko lubos maisip na ako, Hari ng Norte, ay masasagi ng isang katulad lamang niya. Alam mo, Kuya, kung nandoon lang ako sa Hotel Oriente, hindi mo sana dinanas ang ganun. Dito na ako, Kuya. Sigurado, nilamok walang dadapo na sa'yo.